At ito pa pala may battle pass sila. Paano kaya ma-unlock itong advanced battle pass? Purchase daw. So top up na po. Aray. At ayan mga Lodi at may awakening skills. So ayan, sa mga may trip po ng ibang MMORPG ayan po, Near Ackland Saga. Download link lang po sa video description. Ikalawang beta test na po nila. So ayan, ang mga katanungan. Number 1. Free to play ba itong Dragon Nest 2 Evolution? Opo, DN2 Evolution is free to play. Number 2. Kung ganun, hindi rin ba ito pay to win? No. Pay to win ito. Medyo pay to win po kasi siya eh. Ha? Yan ang tanggapin mo. Masakit na katotohanan yan. Ha? Because during the beta test ay na-experience namin ang mapahiya at mailampaso ng mga mas higher ang BP. So BP based po ang kanilang mga PVP dito. Pay to win. Bakit parang galit ka? Explain namin later ang mga PVP experience namin dito at gaano kaduga yung mas mataas ang BP. Ganun pa man yung mga free to play tulad namin ay ma-enjoy pa din naman itong game. Ayun nga lang, lalamunin ka ng mga whales dito at sana sa official release ay may maging fair or balanced na PVP dito kahit isa man lang. Number 3. Play to earn po ba ito? Yes. Kung ibebenta mo yung account mo, kung may bumili. Putang ina. Wala po silang tokens or mga NFT dito pero malay ninyo sa future updates malagyan nila. Pero as of now wala pa pong announcement about sa mga ganito. So ayan na nga, so expect na natin dyan yung apat na pangunahing mga class nila pero di pa natin sure if lalagyan na nila agad ng academic at iba pang mga classes. Tulad dito sa Chinese version na kung saan ay may academic na at may lalaki pa sila nitong academic. Tapos may assassin din. So ayan, isa itong 3D MMORPG. Pag pinindot sa kapwa ayan ang lalabas. Tapos wala siyang auto path at auto attack sa umpisa. Anak ng Tokwa, puma flashback ang mga alaala. Parang kailan lang sa PisoNet ko lang ito nilalaro noong bata pa ko. At ayan na nga, makalipas ang ilang sandali may auto pathing na siya. Ganun pa man, pagdating naman sa mga dungeons ay wala itong auto path and also wala ding auto attack. So short video gameplay lang muna tayo ng first 3 sa mga pinakasikat na dungeons ng Dragon Nest. Siyempre number 1 dyan ang Cerberus. Ayan naman Manticore. At ayan Apocalypse. Ay anak ng Tokwa, aba napakaganda naman ng mga mounts nila dito, pwede ka pang magpalipad-lipad kahit saan. So kung gusto mong mag-fly around the world, ay kumuha ka lang ng mount na maglipad-lipad. Pakpak.
Nakakainggit naman may pakpak na agad itong hinayupak na ito. Samantalang ako nakailang bukas na ng Pandora dito tapos wala kahit isa. Hayop yan. Nagbibigay naman sila agad ng pakpak pero maliit lang at hindi ganito kalaki. Kung gusto mo agad makakuha ay kailangan mo ng swerte. Or hindi kaya ay pera. Gumastos ka madaming pera. Bili ka madaming Pandora. Tignan natin kung hindi ka pa nila bigyan ng magandang pakpak. Ang ina! Bunjeta! So yung trade nila or auction or trading hall mayroon po sila. Pero yung trade na player to player wala po. Trading hall lang mga lodi. So ayan na nga. At ito pa pala may battle pass sila. Paano kaya ma-unlock itong advanced battle pass? Purchase daw. So gagastos ka ng totoong pera mo, so top up na po. Aray! Sakit! Layo tayo! Pabigat! Sakit! So this is the inventory looks like and then yung mga costumes at mga accessories niya. So color violet at yellow gold yung mga magagandang pakpak na nakukuha sa Pandora. So ayan, and this is their guild boss. So may specific time lang po ito everyday. So masaya kasi madami kang nakikitang mga players, hindi lang mga ka-guild mo but also from other guilds as well. So parang world boss na din mga lodi. At pagkatapos nitong guild boss ay ayan, at pwede po kayong mag-PK or makipagpatayan sa ibang mga players dito just like this. Ay lag, hayop. Putang ina. So you can switch to do PK all kahit during or after ng guild boss just like this. So mas ma-enjoy mo ang paglalaro. So imbis na guild boss ang gawin ay PK na lang ang ginawa ni Mommy. At isa pa, hindi lang po guild boss ang mayroon sa guild but also mayroon din silang guild expedition ito po. So dito sa expedition dapat hindi ka agad mamatay kasi matira matibay dito. At dito exclusive for guild members lang talaga siya. Unlike kanina sa guild boss na kasama ibang mga players mula sa ibang mga guilds. So at least dito ay may limang mga stages siya unlike sa guild boss kanina na yun lang malaking parang crocodile yung papatayin. So ito naman yung tinatawag na guild party if I'm not wrong. Ang gagawin mo, kukunin mo lang yung hinihingi sa taas, pupulutin mo tapos itatapon mo lang doon sa malaking lutuan. So after nyan magkaka-guild points ka para may pangbili ka sa guild shop pang pataas ng BP. So ito naman yung boss arena. Pwedeng may ka-party tapos with the help of other players ay papatayin ninyo yung boss, pero bago yan ay pwede ka na naman ulit makipagpatayan sa ibang mga players. At last sa mga boss ay itong wild boss. So dito naman parang guild boss, halos the same din na makakasama mo ang mga iba't ibang mga players pero mabilisan dito or paunahan kasi mabilis lang mamatay yung mga boss sa wild lalo na pag madami. Na ang malalakas ang damage. So ganun din pwede rin makipag PK or patayan sa ibang mga players. So rambulan to sawa dito sa Dragon Nest 2 mga lodi. So advantage dito kung mapera ka. Kasi more money you have, the more damage you have. So daming patay sa'yo. Kung may pera, pang top up. Masakit na katotohanan yan, ha? Kasi nga po, pay to win. So mga PvP naman tayo mga lodi. Ayan, so itong Glory Arena 1-on-1 ito. So pataasan lang ng rank kings dito, ayun lang BP base ang hayop na animal. Ayan, at itong Treasure Brawl naman ay the same din po BP based ang hayop. The higher the BP, the higher the damage. So dito gagawin mo kung hindi killer ay tagakuha nitong diamonds papunta sa base, so pataasan ng points yan.
Mas malaking points pag kulay pula na diamonds makuha mo kesa sa puti. Sacred Arena. So dito one time ko lang siyang nalaro, 4 versus 4. So no comment ako dito. May specific time kasi ito at nalimutan ko tuwing kailan lang. Natsyambahan ko nga lang makalaro nito, ewan ko, parang once a week lang ata ito. So ito last, Battlefield 12 versus 12. Padamihan lang ng points dito, ilalampaso mo mga kalaban hanggang walang matira sa bilog tapos tayo ka lang matagal hanggang maging inyo. In this game color blue ako. Touchdown at BP based din dito. Halata yung mga malalakas bumawas yung matataas ang BP. At ayan mga Lodi, at may awakening skills po tayo dito kung saan magkakaroon ng elements ang mga skills natin. Which is gagawan po natin ng separate na video. Bukas natin a-upload. Ayan po, kita ninyo may dark element na yung mga skills natin, yung maliit na bilog na kulay violet po sa kada skills, so yung kulay niyan ay depende po sa element na gamit ninyo. And last part po ng video ay itong Dragon's Lair. So ayan po ang sakit ng level requirements, level 60 tapos yung BP requirements, pero nakalaro naman po ako at least ng isang stage nito, ayan po. So 8 players po kayo na pwedeng magkasama sa party. Pag mas mababa ang BP, syempre mas matagal at mahirap para sa party na tapusin ang lair. So this one is the Chinese version naman po. So ito yung Sea Dragon stage nila. So I will also make a separate video dito sa Chinese version. So ayan mga Lodi, bukas upload natin yung part 2 nitong video about Dragon Nest 2 Evolution. So ayan po at madaming salamat po sa panunood. See you again po sa next video.